Ito ang mga litrato ng tumatayong leader ng Maute IC sa Marawi matapos mapatay sa matinding bakbakan kaninang umaga sa main battle area sa Marawi City. Halos sabog ang ulo ni Omar Kayam Abdullah Maute na tinamaan ng sniper. Si Isnilon Hapilo naman napuruhan daw sa dibdib sa isang close quarter battle. Positibong kinilala ng AFP ang dalawang bangkay pero isa sa ilalim pa sa DNA testing ang mga ito. I am confirming that the taunted emir of ISIS in the Philippines and Abu Sayyaf leader is Nilon Hapilon and the last of the dreaded Maute brothers over Omar Kayam are both dead. It's now their gun. The impact is of course napalangin debacle dito sa ISIS state na itinatayo nila dito sa Pilipinas. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, isang impormante ang nagturo raw ng kinaroroonan ng dalawang leader ng mga terorista. They're killed during an encounter from the building going out to the street. Sa lugar na ito, malapit sa isang slaughterhouse sa loob ng main battle area, sinasabing nagtatago ang dalawa. Kaya pumusisyon dito at nagmonitor ng sitwasyon ang isang armored personnel carrier kasama ang isang grupo ng mga sundalo pasado alauna ng madaling araw. Bigla raw lumabas mula sa isang kalapit na gusali at tumawid sa kalsada ang grupo ni Isnilon Hapilon at Omar Maute sa utos ng commanding officer. Binanata ng gunner ng APC at inupakan ng sniper ang mga terorista. Siyam na terorista ang nasawi kasama sina Isnilon at Omar. Pagkatapos ng putukan, inilunsad agad ang rescue operation sa mga bihag na naiwan ni Hapilon at Maute sa gusaling kanilang nilabasan. 20 bihag na iligtas kabilang na ang 2 buwang gulang na sanggol na ipinanganak ng isang bihag sa loob ng main battle area. Calculated use of force daw ang ginawa ng mga sundalo para protektahan ang mga bihag na kasakasama ng Maute Group. Si Isnilon ang sinasabing emir o pinuno ng teroristang ISIS sa Southeast Asia. May patong siya sa ulo na 10 milyong piso mula sa gobyerno ng Pilipinas at 5 milyong dolyar mula sa Amerika. Si Omar na commander ng mga operasyon ng Maute, meron namang 5 milyong pisong patong sa ulo mula sa gobyerno ng Pilipinas. Bago ang engkwentro, nag-alok na raw ng milyong-milyong piso ang Maute sa sino mang makapaglalabas sa kanila sa main battle area. Meron kami mga na-receive na ganun mga information. Millions ang offer nila kung sino yung mga kapag lead at makapag provide ng bangka at saka makapag-guide, makalabas ng main battle area. Nauna nang napatay sa naunang mga military operation ng apat na kapatid ni Omar at pumanaw naman habang nakakulong ang kanilang amang si Kaya Mora.